bakit ako umalis ng Japan at bakit mas pinili ko ang Canada. Sa videong ito, sasabihin ko ang aking personal reason kung bakit ako umalis ng Japan. Okay, let's go. Hello everyone, kumusta kayo at magandang araw sa inyo lahat. Since galing po ako ng Japan, so ang tawag ko sa inyo before is Minasang. So from now on po, babaguhin ko na yung aking tawag sa inyo lahat. So before that, yung Minasang po ang ibig pong sabihin nun is everyone or everybody. So from now on po, hindi ko na po kayo tatawagin Minasang, at ang itatawag ko na sa inyo ay Kanoy. So ang Kanoy po, ang ibig sabihin niyan is Canadian and Pinoy. So pinag-combine ko na, kaya Kanoy. So from now on po, Kanoy na po ang itatawag ko sa inyong lahat. Okay, and dumako na po tayo sa ating main topic. So unahin muna natin kung bakit ako umalis ng Japan. Well, anyway, Minasang, so ito po yung aking mga personal reason kung bakit po ako umalis ng Japan. So unang-una po, hindi po Japan ang aking target na country. So kasama lang po siya sa mga list ng mga gusto kong puntahang bansa, pero ang pinaka target ko po talaga is Canada. Nung may dumating po sa akin na opportunity papuntang Canada, is hindi ko na po ito tinanggihan at talagang ginrab ko na po. Kaya ngayon po, nasa Canada na po ako at ngayon nagbabahagi ng aking experience ngayon katulad ng ginawa ko sa Japan. So ito na po ang aking magiging bagong journey. And isa sa mga reason ko kung bakit ako umalis sa Japan is ngayon kasi sa panahong ito, bumababa na ang yen, pababa ng pababa, hindi na siya umaangat. So kahit pasabihin natin sumasahod kami ng malaki sa Japan, sumasahod kami ng lapad-lapad, pero at the end, talo pa rin kami kasi sobrang baba ng palitan. So wala rin, useless din. Kaya yun, naisipan ko na rin talaga na lumipat na ng bansa. Although hindi ko sinabi sa inyo before, hindi ako nagpapakita ng sign na aalis na ako sa Japan. So pagpasensyahan nyo niya, kasi yung situation ko sa Japan nung time na nagpa-process ako ay very critical. At hindi ko pwedeng ipagkalat kung kani-kanino, baka magkaroon ng problem in the future. Kaya mas minabuti ko na lang na isikreto na lang para maging maayos, maging smooth lahat ng process na ginagawa ko sa pagpunta dito sa Canada. And yung sunod na reason po kung bakit hindi na rin ako nagpatuloy sa Japan is actually Minasang, no, hindi ko po natapos yung kontrata ko sa Japan. Bali, ang status ko po ngayon, ang status ko po sa Japan nung bago ko umalis is sanggo. After ko nung 3 years na technical intern training visa, is naging sanggo po ako. Binigyan po ako ng another 2 years pa. So bali, 5 years po yun. Pero hindi ko na po natapos yung 5 years na yon. So umabot lang ako ng 4 years and 6 months sa Japan. So hindi ko na po tinapos. Ibig sabihin po, nag-resign po ako sa Japan. Okay? Kasi isa yun sa mga reason yung after 5 years ko doon, is bibigyan kami ng isang kontrata, ng isang program na kung tawagin ay SSW. So ang SSW po, ang ibig sabihin nun is Specified Skilled Worker. So from trainee visa, magiging bago na po yung visa namin, bagong visa na itatak sa aming passport, yun yung Specified Skilled Worker visa. Okay po, so madali sabi, magiging worker visa po kami. Pero diba ang ganda pakinggan, magiging working visa. So ibig sabihin, tataas yung sahod namin. Okay? So yes, tumaas yung sahod namin ng ilang kunti lang. Kunti lang yung difference sa technical intern trainee visa. And hindi ko nagustuhan yung programa ng SSW kasi para sa akin na unfair. Kasi imbis na naging working visa ka, tataas yung sahod mo, magkakaroon ka ng benefits o ng mas magandang opportunity. Pero hindi po ganun ang nangyari dun sa amin. Kaya
hindi ko na siya ginarab. So bago pa matapos yung 3 years ko, bago pa ako allocate ng SW, so naghanap na po ako ng ibang opportunity para hindi ako matuloy doon sa programa na yun. So yun po, nagkaroon po ako ng opportunity na makapag-apply, makapag-Canada. So kaya ginarab ko na po yun. So hindi ko po kayo dinidiscourage, no, sa mga nag-subscribe sa akin dahil nga nagsishare ako sa Japan ng mga opportunity kung paano kayo makapunta sa Japan. Pero yun po yung nangyari sa amin o sa akin o sa amin doon sa pinanggalingan ko. So yan, alam din ng mga kasama ko yan. Kaya, and then sumunod po doon sa kung bakit ako umalis ng Japan is hindi ko na rin nagustuhan yung environment, work environment doon. So alam nyo po yung pakiramdam na maraming toxic sa inyong paligid, no? So hindi na natin, so yung nagtitiis ka lang, pakisamahan, kasi no choice, kailangan mong gawin. So wala kang magagawa. Kaya hindi yung pakiramdam na hindi ka na komportable, hindi ka na, basta alam nyo yung pakiramdam na yon na hindi na komportable, di ba? Yung magtatrabaho ka tapos, di ba, may mga ganyan, something like that. So hindi na maganda. Kaya yun din yung isang reason ko kung bakit talaga, kung bakit ko pinush talaga na lumipat ng ibang bansa. So yun. So sa mga susunod na vlog, susunod na video, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-cross country direct from Japan to Canada. Dumako naman tayo sa kung bakit Canada ang pinili kong country, hindi yung ibang country or yan, something like that. Katulad nga nung una kong sinabi kanina na Canada yung target kong country, yung dream country ko, Canada talaga. So, bakit Canada? So sa Canada po, minasang napakaganda, napakaganda ng bansang Canada. Sobrang daming benefits, especially sa health benefits. Sobrang ganda po. Halos wala ka nang babayaran dito kung maging citizen ka, maging permanent ka. Halos wala kang babayaran sa health benefits, kaya maaalagaan ka talaga dito hanggang sa iyong pagtanda. Isa din sa nagustuhan ko is yung educational system. So sobrang ganda po ng educational system dito. Lalo na po kung kayo ay meron ng anak. Simula elementary hanggang high school, libre po ang aral nila. And meron pa silang makukuha ang benefits galing sa government dito sa Canada. Kaya napakaganda talaga para sa may mga pamilya, may mga anak. And bukod doon, syempre, sa pagtatrabaho mo dito sa Canada, sa pag-stay mo dito, makukuha mo or madadala mo dito ang iyong buong pamilya. Okay po? So, yun. Kumbaga, nung nasa Japan ako, although trabaho, sige trabaho, tatagal ako doon pero hindi ko makakapiling yung pamilya ko. So dito sa Canada, tumagal ako, makakasama ko yung pamilya ko. Kumbaga, magtatrabaho ako dito, yung pangarap ko na makapunta ng Canada, so kasama ko sila sa pangarap ko. So yun po talaga yung goal ko, kaya ako pinilit na mag-Canada. Okay po. And then syempre, yung environment, sobrang ganda, sobrang bait na mga tao, kahit hindi mo kilala, babatiin ka. Yes, sobrang tahimik, sobrang peaceful, although peaceful din sa Japan, pero peaceful din po dito. Ngayon, so yun pa lang yung mga reason ko kung bakit ako umalis ng Japan, kung bakit pinili ko ang Canada. So marami pa akong madi-discover dito sa positive side ng Canada. So marami pa akong madi-discover. Okay po. So yun lang minasang. So siguro yung iba nagtataka, yung iba magugulat kung napanood nila ito. Kasi so kahapon nasa Japan ako and biglang now nandito na agad ako sa Canada. So marami pong nagulat. And syempre kayo, sa aking mga subscribers, sa aking mga supporters, alam po nagulat din kayo. Pero yan, so may dahilan kung bakit ko nilihim lahat. So ngayon nandito na. At ibabahagi ko ulit yung mga aking mga experience dito sa Canada. And that's it for today's video. Minasang, this is my first video dito sa Canada. Sana kanoy, supportahan nyo po ulit ako sa aking mga susunod na adventure dito sa Canada. Po kayo magsawang sumuporta. Pagpalain po tayong lahat at sana makamit natin yung mga ating mga pangarap sa buhay. Magsumikap lang po tayo at huwag nating kalimutan mag-pray. And again, thank you for watching po and kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Bye-bye!